Welcome sa isa na namang duguan session. Ito ang ating session habang nagda-dialysis. So sa vlog na to, mga kapotpot, bibigyan ko kayo ng tip kung gusto nyong matulad sa akin na nagda-dialysis. Yan, gaya ngayon. Ngayon yung dialysis machine sa likod. At may nakakabit na tubo dyan. Tapos dito dumadalo yung aking mga dugo na nalilinis. Ayan o. Yung kulay-pula na yan. So, kung gusto nyong ma-dialysis din, ito, bibigyan ko kayo ng tips, 10 tips na siguradong madadialysis kayo kapag pag ginawa nyo itong mga to. Dahil ito yung mga bad habits at mga pagkakamaling nagawa ko. Mga naging activities ko in the past. Mga nagawa ko in the past. Sa tingin ko, nag-contribute at kaya nag-end up ako ngayon sa dialysis. Yan. Garantisado to, walang duda. kailangan nyo lang gawin. Yan. Okay, saan natin sisimulan? Ito yung mga, ano to ha? Tawag dito? Ito yung mga ginawa ko in the past 20 years or so siguro. Kasi kung nung nakaraan iniisip ko, parang yung mga bad habits ko nagsimula. So, since high school. Yan. Since high school, eating habits, drinking habits, lifestyle, sama-sama yung tingin ko na nag-contribute sa pagkakaroon ko ng chronic kidney disease, pagiging high blood, yun na nga. So, tip number one. Number one. Alak to the max. Nako, ayan, nako. Nung ako ay high school ako nagsimulang uminom, grabe. Ilang taon ba ako noon? Second year high school ako natutong uminom ng alak. Tapos, third year high school, fourth year, yan, lumakas, palakas ng palakas, hanggang mag-college. Puro inom. Yung inaabot ng mga pamorningan sa inom. Ako po nung araw, kung nung nagbabike na ako, ang mga activities ko, mga cycling activities ko, medyo talagang matindihan. Yung level nung tindi nun, parang ganun din yung kung paano ako uminom nung araw. As in, pamorningan, multi-day inuman. Kung nung nagbabike ako, ginagawa ko multi-day rides. Nung bata-bata pa ako, ang ginagawa ko naman, multi-day inuman. Sa eskwelahan dati, high school, college, yan. Tapos lalo nung nagtrabaho, kasi syempre, may trabaho ka, meron ka ng pambili ng alak, di ba? So, mas lumala. Thank you. Yun. Tapos, ayun na nga, may pambili na ng alak. So, lagi-lagi na tayong umiinom. Naalala ko dati, oy, shoutout sa mga katrabaho ko sa cyber. Kila Boss Dave. Naalala ko dati, meron pa tayong Monday to Friday, inuman. Gabi-gabi after office. Tapos, pagdating ng weekend naman, mga ibang barkada mo naman, inuman. Yan. So, yan. Tip number one, wag yung alak to the max. Yan. Tip number two, energy drink. Although itong energy drink, hindi ko, gaya ng sinabi ko sa nakaraang kong vlog, nung nag-cycling na ako, hindi na ako nag-energy drink kasi nga, nagsimula ako mag-cycling, meron na akong chronic kidney disease. Na ang energy, na medyo na parami ang energy drink ko nung ako ay college pa. Nung nag-aaral na ako ng programming. Kasi alam nyo, mga kapwa ko programmer dyan, alam nyo naman, ang utak natin mas gumagana sa madaling araw. Mas masarap mag-code sa madaling araw. Tahimik na, walang masyadong ingay, basta. Ganyan. Tapos naalala ko, nung college ako, siguro mga third year or fourth year college,
nung kasagsagan ng marami ng may mga nagpapagawa na sa akin ng thesis, mga system nila, mga program ako yung gumagawa. Ayan, so ang dami kong mga kliyenteng mga kabatchmate ko. So lagi kailangan ko lagi ng oras, laging puyat. Sa gabi, nagko-code ako. Bukod sa nag-aaral ka ng sarili mong code, nag-aaral ka ng code ng iba, gumagawa ka ng code ng iba. Dahil nga nagpapagawa sila sa'yo ng thesis. Ganyan, so sa gabi ganyan, tapos sa umaga, pasok sa eskwelahan. So, ang naging katulong ko nung dati para maging gising sa gabi, energy drink. So, naalala ko dati yung computer ko, pila-pila na ron yung basyo ng energy drink. Kasi nga, yun yung pagdating ng gabi, bibili na ako ng energy drink, inom. Tapos, siguro makakadalawa ako sa araw-araw, dalawa sa gabi. Para gising. Pero hindi naman nagtagal yun. Although siguro for 2 years naging ganun yung habit ko na naging dependent ako sa energy drink. Pero nung pag-graduate ko, hindi ko na kinailangan yun kasi nagtatrabaho na ako. So kape-kape na lang para magising. Ayun. Tapos ayun. So, isa yung siguro sa mga nag-contribute. Tingin ko lang ha. Although, yun nga, sabi ko, nung nag-cycling na ako, hindi na ako nag-energy drink. Tip number 3. Walang disiplina sa pagkain. High school, wala na ba akong disiplina sa pagkain? Oo, parang, hindi. Tingin ko, college yata. College yun. Nung college, syempre, kumikita ka ng konti sa paggagawa ng mga thesis. So, kung saan ka kumakain. Pero part din pala yan. Siyempre, nung, di ba nga, second year high school pa lang, umiinom na ako college. Sa pulutan. Ako po, ang lakas ko sa pulutan. So, alam nyo naman, dyan sa atin, sa Pilipinas, pagka pulutan, masarap yung mga laman loob. Yan, yan. Laman loob, isaw, ano pa ba? Atay, mga ganyan, mga innards. Yung mga matataas sa uric acid. Yan, siguro. O kaya, ano pa ba? Mani. Yan, so, ang lakas kong mamulutan, ang lakas ko kumain. So, kung ano-ano, tumaas, dun nagsimula tumaas yung uric acid ko. Yan, tapos nahilig pa ako sa bulalo. Red meat. So, dun yata yung mga naging contributing factors para magkaroon ako ng ano, ng gout. Ayun, tapos yun sa ano, yan ang pangatlong tip ko. Walang disiplina sa pagkain, kahit ano, kahit mataas sa cholesterol, mataas sa purines. Yung purines, yan yung purines. Google nyo kung ano nagiging effect niyan. Pero yan ang number one cause ng pagtaas ng uric acid. At uric acid connected sa gout. Yun. Tip number 4. Pain reliever. No? Ito yata ang isa sa mga main culprit ng nagkakaroon ko ng chronic kidney disease. Kasi yun nga, de, syempre malakas ako uminom. Malakas kumain ng kung ano-ano, matataas sa uric acid. Sa purines pala. Tapos kung ano-anong mga junk foods. So, nagkaroon ako ngayon ng gout. Tapos, nung nagkaroon na ako ng gout, na-introduce sa akin ng ano, pain reliever. Ayan. Tapos, naalala ko dito, ang kaya masasabi kong tingin ko ito ang isa sa mga major contributor para sa pagkakaroon ko ng chronic kidney disease. Kasi nung may time dati na pinadala ako ng company namin sa US, pagdating sa US, wala akong ginawa ko gabi-gabi kundi uminom, kumain ng kumain, kung saan-saan. Siyempre nasa ibang bansa ako, first time kong mag-travel abroad. Tapos gustong-gusto ko ma-experience yung
mga bagay-bagay dun sa US. Tapos, ang nangyari, umatake yung gout ko. Pag-atake ng gout, grabe. Sobrang sakit ng gout na kinailangan ko mag-pain reliever. Actually, hindi yun yung first time na na-encounter ko yung gout. Nagka-gout na ako before. Alam ko na yung pain reliever na kailangan ko. So, pagdating sa US, pain reliever. Pag uwi ko sa Pinas, actually, yung moment na yun, talaga sobrang tindi ng gout ko. Umuwi ako sa Pilipinas, naka-wheelchair dahil hindi ko na kaya yung sakit. Pero nung pa lang sa US, nakadami na akong pain reliever. Kaya lang, yung pain reliever na nandun sa US, hindi ganun kalakas kasi bawal sa kanila yung malakas na pain reliever yata. Hinanap ko yung alam kong... Hi, doctor. How are you? I'm good. You feel much better? Yes, so much better. Do you plan to travel? Tonight. Tonight? Yes, okay. 11 p.m. Enjoy it. Thank you very much, doctor. Take care. Yes. Ayun, yung aking nakat ng konti. Yung si Dr. Imad na, oh, galing na doktor. Anyways, yun nga. So, pag-uwi kong Pilipinas dahil maatake pa yung gout ko, naka-wheelchair ako. Tatlong connecting flights from US to Japan to... And then, US from San Francisco to Portland to Japan to Pilipinas. Naka-wheelchair ako dahil sobrang sakit. Pagdating ko sa Pilipinas, una kong hinanap yung pain reliever na malakas. Malakas. Hindi ko babang... Ang brand nito sounds like Noah's. Yan, alam nyo na. Hindi ko na babanggitin, baka mapahamakbako. Pero pag binasa nyo sa comment section, sigurado may magko-comment nyan. Dalawang klase itong malakas na pain reliever na to. Isang sounds like Celebrity, tsaka isang sounds like Noah. Noah's Blanc. Yan. Tapos, yun nga. Ganito nangyari. Bumili ako ng isang banig yata. Isang banig na yung malakas na na pain reliever. Tapos, ininom ko. Inom ako ng ganyan. Tapos, parang naging immune yata yung gout ko sa pain reliever. So, pag inom ko, parang hindi ko may epekto. Inom ulit ako. Hindi pa rin may epekto. Inom. Siguro mga naka kulang 10 to 12 kung maalala ko tama. Tapos ayaw pa rin mawala ng sakit. So nag-decide akong pumunta na sa ospital. So yun yung moment na nalaman na si Kitty after ng lab results. So nalaman may tama na yung kidney ko. Ayun. So, yan. Number 5. Skip ng maintenance. Nung, kasi 32 years old yata ako nung na-diagnose ako na hypertension. Pero nung una, syempre, bata-bata ka pa, hindi, wala ka pang masyadong nararamdaman, malakas ka pa uminom, malakas ka kumain. Hindi ka na, basta wala kang nararamdaman dun sa high blood mo, wala lang. Basta alam na nalaman lang na high blood kasi nag-check ng blood pressure, pero wala naman nararamdaman. So, ayun. Hindi ko tinatake yung maintenance. Yung aking maintenance medicine. So, hindi ko alam na yung pala. Ang explanation sa akin dati ng doktor, naalala ko kung paano nag-contribute yan sa pagkakaroon ko ng chronic kidney disease. Yung mga nephrons kung sa kidneys, dahil sa lakas ng blood pressure, parang nasisira yata sila. Ganyan. So, pag lagi mataas ang BP mo, yung kidney mo, lagi siyang parang na-torture dahil sa taas ng blood pressure. Yan. So, pag nang-skip yung maintenance, lagi mataas ang blood pressure,
nagiging contributing factor siya. Yan, so yan yung pang lima natin. Pang anim, huwag makinig sa doktor. Kung ano yung sabihin ng doktor, syempre, huwag mo papakinggan. Yan yung ginagawa ko dati pag ano. So, sabi ng doktor, huwag kumain ng ganito. Dapat low salt, low protein, dapat huwag masyadong marami kinakain. Yan yung mga bagay na hindi ko sinunod. Wala pa rin akong disiplina sa pagkain. Hindi ko pa rin pinipili yung pagkain ko. Maalat, wala akong pakialam, mamantika, or kung ano man. Tapos, basta, kung gusto nyo mamantong dito, huwag kayo makinig sa doktor nyo sa mga sabihin nyo kung kailan yung regular check-up na kasama sa tip ko. Kasama sa tip yan. Tip number 7, huwag pansinin ang lab results. Yan, diba? Kasi, syempre, pag pinansin mo yung lab results mo, makikita mo yung detalye ngayon ng estado ng health mo. So, kailangan wag mong pansinin kung gusto mong ma-dialysis. Alala ko dati, chine-check yung, syempre, pag may chronic kidney disease ka na, o hindi, kahit wala pa, try mo magpa-check up. So, kahit yung BP mo, makikita yung dugo mo, kung ano meron dyan sa dugo mo, creatinine, hemoglobin, SGPT, hindi ko alam yung mga iba, pero triglyceride, yung mga yan, sinasabi ng doktor kung mataas na, yung potassium, yan, nakikita lahat sa lab results yan. So, ako naman, bilang wala naman ako nararamdaman kahit ano, kahit mataas na yung lab results, okay lang yan. Yan, yun napapala. Tip number 8, kumain ng bawal. Yan, di ba? Pagka high blood ka na, ang dami nang ibabawal sa'yo ng doktor. Lalo pa yung sa case ko, nung may chronic kidney disease na ako, ang dami na talagang bawal. Pero dahil matigas ang ulo, kain lang ng kain. Yan. Madaling gawin yung tip na yan, kumain ng bawal. Simple lang, huwag mo lang pipiliin yung kinakain mo. Siguro, kahit anong nandiyan sa lamesa, kainin mo ng kainin. Yan. Tip number 9, huwag bumisita sa doktor. Isa sa mga, ano, di ba, minsan yung iba may joke pa nga eh. Sabi ng doktor ko, ganto, ganyan. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako bumisita sa doktor. Pero which is totoo sa maraming, hindi ko nadadama ibang tao kasi hindi ko alam, pero ako personally, yung experience ko, ganun. May point na hindi na ako bibisita sa doktor kasi ayoko yung naririnig ko eh. Diba, tuwing bibisita ako sa doktor, sinasabi lahat ng mga mali sa katawan mo. So, ayaw mo marinig yun, huwag ka na lang pupunta sa doktor. Yeah, so, huwag ka na lang pupunta sa doktor. Yan. Tapos naalala ko dati. Pero dati may time na napakasipag ko pumunta sa doktor. Dahil nga, una ang advice ko sa akin, every 6 months dapat bumibisita. So ginawa ko. Tapos tinamad ako, hindi ako bumisita. Pagbalik ko, tumaas yung mga levels ko. Sabi sa akin, every 3 months, bumalik ka sa akin. So ganoon na naman, sa simula, every 3 months masipag ako pumunta. Tapos naging tamad na ako pumunta. Yun. Tapos ayun pala, sabi sa akin, every 3 months. Tapos, ang nangyari, nagka-pandemic. Nung nagka-pandemic, di na ako nakapunta sa doktor. Yun, tapos, siguro mga 2 years. After 2 years, pagbalik ko, ang tataas na ng levels ko.
Ang tataas, as in, ang tataas ng levels ko, sabi sa akin ng doktor, kailangan ko na mag-prepare. Mag-prepare pa lang, ha, for dialysis. Tapos ako naman, sabi ko, wala naman akong nararamdaman eh. So, ba't ko kailangan mag-prepare? Sabi, gusto kasi ng doktor, magpalagay na ako ng fistula. Yung dito sa braso. Para daw by the time na kailangan ko na mag-dialysis, pwede nang gamitin. Kasi raw 3 months yata yung bago magamit. Sabi sa akin, sige ka, pag hindi ka nagpalagay ng fistula ngayon, at nangailangan ka ng emergency dialysis, diyan ka bubutasan sa leeg. Kasi yan ang emergency access. So, anyway, sa ibang vlog ko ikukwento yan, yung by the time na sabihan ako ng dialysis, ganyan-ganyan, etc. Kukwento ko ng yun in details. Ngayon, dito muna tayo sa mga tip. Yun nga, so, ayun. Tapos, dumating yung pandemic, hindi ako na, after 2 years, pagbisita ko sa doktor, yun nga, kailangan raw mag-prepare for dialysis. Tapos, dahil wala akong nararamdaman, sabi ko, ayoko. Tumigil ulit ako magpunta sa doktor. Yun. Tapos nun, di, yun nga, sinabihan ako mag-dialysis. Tapos, ayun, tapos pagbalik ko ulit sa kanya, nagpa-check up ako. Sabi sa akin, kailangan ko na rin mag-dialysis. Eh, pero nung mga panahon na gano'n, wala rin ako nararamdaman pa. Wala na bang bleeding dugo sa ihi, sa ano? Wala na. Wala na ba? Ay, ano na ito? Para lang hindi mag-flap yung dugo mo. Ah, okay. Walang test na in-order sa doktor. Wala. Ayun, tapos sabi nung doktor, kailangan ko na rin mag-dialysis. Tapos di wala nga akong nararamdaman. Wala naman ako nararamdaman. Ano 'yan, ha? This year na 'yung kinukuwento ko. March 2022. Sabi kailangan ko na rin mag-dialysis. Sa ako naman, feeling ko ang malakas yung katawan ko, hindi ako pumayag. Tapos last sa time na tumigil na ako magpunta sa doktor. Tapos ayun na, eto na ulit yung bisita ko sa ospital na emergency dialysis na nga ako. Nagkatotoo yung sinabi ng doktor na emergency dialysis, kaya nagkaroon ako ng access sa leeg. Yun, anyways, yun nga, ikukwento ko sa ibang vlog yan. Tip number 10, gawin mo lang tong first 9 steps at sigurado, dialysis kang kayop ka. Yun, yan yung top 10 tips natin, mga kapot-pot, na pag ginawa ninyo, siguradong dialysis ang bagsak ninyo. Tip number 1, alak to the max, lakas ng pag-inom ng alak. Number 2, energy drink, amusin yung energy drink. Tip number 3, walang disiplina dapat sa pagkain. Tip number 4, abusuhin ng pain reliever. Tip number 5, mag-skip ng maintenance. Tip number 6, huwag bumisita sa doktor. Tip number 7, huwag makinig sa doktor. Mali pala, tip number 5 yun. Uy, mali-mali yung numbering ko. Anyway, yun. Basta. Next, huwag pansinin ang lab results. Next, kumain ang bawal. Next, huwag bumisita sa doktor. Yun. Ang mga sigurado, sureball yan. Dialysis kayo. So, next vlog, kwento ko yung stages after nasabihan ako ng doktor na mag-dialysis, tapos tumigil ako. At ano-ano pa yung mga ginawa ko noon. Thank you.